Ang next case ay tungkol sa isang factory operator. Ito na. Naputulan ng kanang braso sa oras ng trabaho, nag-grind pa talaga. Noong June 10, 2020, walang ibinigay na tulong ang kumpanya. Aba, no can do. Dito tayo papasok sa eksena. Hindi tayo papayag na meron po na agrabyado. Ang inireklamo, Palaya AgriVenture. Muntik na maging pabaya. Ang ating complainant ay si Rodel Parado. Sir Rodel, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Hanapin. Paano kayo naputulan ng braso, sir? Paano na ba nangyari? Naiikot po ng machine na panggilip po ng mais na nakabit sa traktor. Okay. Pasintabi po sa mga nanonood, ano? Pwede ba makita pa yung braso ninyo, sir? Okay. Di ba po? Okay. Pasintabi po sa mga kumakain, ano? Ayun. Okay. So, yan po ay nangyari sa oras ng trabaho, Sir Rodel. Opo. Okay. Nung mangyari yan, immediately, dinala naman kayo sa ospital nung inyong employer. Opo, dinala naman po. Sinagot naman po sa ospital bago okay. Isang buwang panggamot. Okay. Okay. Ngayon, sir, ano pong sitwasyon ninyo? Meron ho bang patuloy na tulong ibinibigay po yung kumpanya nyo, sir? Wala nga po eh. Dalawang buwan na po hindi sila nagbibigay na panggamot bago isang buwan na po hindi nagpapasahod. Sila nga ko alam po ako nila na habang nagpapagaling, dire-diretso ang sahod po. Aha. Well, dapat sir, kasi sa oras ng trabaho nangyari yun, dapat meron kang tuloy-tuloy na sweldo. At the same time, dapat sir, meron kang natatanggap sa SSS. Yan ang dahilan kung bakit meron talaga SSS ang bawat manggagawa. Meron ba kayong SSS galing sa inyo pong employer? Hindi man po kasi hinulogan, kasi hindi man agad kinuha yung sa SSS namin. Pinangako lang po kami na kukuhain yung SSS namin bago pinil. Gano'n lang kayo katagal nagtatrabaho sa inyong kumpanya, sir? Isang taon na po. Oh, isang taon. Eh dapat may SSS na kayo, sir. Batas yun eh. Okay? At bukod pa rito, meron yung tinatawag na kumpanya, kung tawagin, agency ng gobyerno, yung ECC, Employment Commission, or something like that. Tama. Okay. Pwede ba natin makausap ngayon, direct, yung Palaya Adventure? Palaya Adventure, magandang AgriVenture. Agriv. Kita mo naman, yung kanila pong mga kapatid, ang pangalan ng kanilang kumpanya, AgriVenture. Tingnan mo, Agriv, nag-agrabyado. Tapos, saan sila nakatira? Ligaw. Nanliligaw sila ng mga manggagawa. Oh, eh na. Dapat lang daw, manligaw sila. Sorry ah. Mr. Christian Jean Martin, Finance. Mr. Martin. Yes, hello. Sir, sila ho ba si Mr. Martin? Marin. Okay. Yes. Sir, okay lang po. Medyo mahina po kasi yung boses ninyo. Okay. Sir, magandang hapon! Ayan. Good morning po. Morning. Sir, ito pong inyong empleyadong si Mr. Parado. Mm-hmm. Eh, pinabayaan niyo po? Na-aksidente po sa oras ng trabaho? Na-aksidente siya sa oras ng trabaho pero hindi po siya pinabayaan. Oh. Actually, nakwento ko na po dun sa unang tumawag sa akin kahapon yung nangyari. So, meron po kaming SOP para sa maintenance ng mga equipment. So, ang nangyari po kasi dun sa aksidente is inayos niya yung equipment nang nakasaksak kaya ang nangyari is na-aksidente which is naputol ang kanyang kamay. Nung nangyari yun, tumawag agad sa amin yung aming farm coordinator. And then, ang sabi niya, nagpapatulong nga. So, ngayon, kami naman as a company, tumulong naman kami sa kanya para mapagamot siya. And also, after that, nagbigay kami ng maintenance sa kanya for a month. Dahil, sa totoo lang, masyadong untimely yung nag-i-aksidente dahil kasagsagan ito ng COVID, lahat po ng operation namin natigil. So, okay. Ang company, wala po siyang
regular na ano na income. So masyado malaki rin po actually yung ano, yung nag-i-effect sa amin nung aksidente. Okay, sir. All right. Mm-hmm. Una sa lahat, point by point. Sinabi mm-hmm. nyo, meron kayong SOP. So, para bang yes, ipinabalik mo sa kanya na hindi niya sinunod yung protocol na inyong company. So, parang uh-huh. naging pabaya siya. Sir, regardless kung siya po yung uh-huh. pabaya, okay, hindi niya nasunod yung protocol, the mere fact na siya po yung aksidente sa loob na inyong compound, oras ng trabaho, pananagutan niyo po yun, sir. Gets mo? Number one yan, sir. Number two, sir. Sabi mo, sir, sandali lang. Number two, sir, sabi mo, untimely because may COVID stop operation. This mm-hmm. is the reason why you guys should be getting insurance for your people. Kasama na dyan yung SSS. Kung ginawa nyo yun, mm-hmm. naging pabaya kayo, edi sana wala kayong problema kahit pa wala operation. Dito magkikikin yung insurance. Okay. Gets mo? Sir, actually, medyo lagi, putulin po muna kita dyan sa, may, ano, sa ating insurance. Apa? Si Sir Rodel po kasi actually is farm labor po natin. And alam po natin na ang ating mga farm laborer, mga on-calls po sila. So actually, wala po kaming, ano talaga, wala kaming contract sa aming mga farm laborers. Kumbaga, nagbibigay lang po kami ng livelihood dun sa area nila. Kaya po talaga, hindi included yung SSS sa kanila. Teka muna, sir. Pero, sir. Yes. I'll have to cut you off. Bawal po yung contractualization na ngayon. Alam mo ba yun, sir? Saan ka ba galing, sir? Boss. Bawal po ang bawal, hindi po ako attorney. Bawal po ang contractualization ngayon. Mm. Hindi na po umubre ngayon. And this guy's been working for you like a carabao for 1 year. He should have been regular in the first place. Mm-hmm. O bakit contractual pa rin? Kung kailan siya kailangan siya, sa kanya siya patatawag. Hindi po dapat yan. Mali po yan, sir. Mm. Sir, ganito ang gagawin natin, sir. Sir, ganito gagawin okay. natin. Kasi ayoko naman, sir, kayo maging test case. Kami po ay magpapatawag mm-hmm. ng hearing sa Kongreso mm-hmm. At kayo po ang ipapatawag nung kasama po yung Dolly at magkakaharap kayo. Wag naman sana. Sir, ayusin mm-hmm. lang po itong problema nyo, sir. Bigyan nyo po ng ayuda. Ito po uh-huh. inyong pong pobreng manggagawa. Pwede, sir? Please? Mm-hmm. Okay. Ganito, sir. Okay lang po ba na kausapin ko muna din yung aming farm coordinator? Kasi as far as I remember, hindi siya naka-1 year pa sa amin. So parang nag-start po siya ata sa ano sa operation namin okay. during our third ata or second planting season. Sige, sir, makinig ka, sir, ha? Makinig ka, sir, ha? Mm-hmm. Para ma-educate ho tayong lahat, kasama ka na. Mr. Joel Gonzalez, Director, Dolly Region 5. Sir, Sir Rodel, Joel. Good morning, Sir Robby. Opo. Sir, opo. Isa pong farmer, ang sabi na na-disgrasya, sabi po nitong employer, eh kasi farmer lang yan, on-call lang yan, hindi namin siya ginagawang regular. Di ba sir, bawal ang contractual na? Yan, narinig ko po yun, Sir Robby, ano, pag ang ginawa po niya ng trabaho ay kinakailangan ng negosyo or ng business, regular po yun. Yun. At di pa sir, dapat, opo, pananagutan nila itong nangyaring aksidente sa pobreng manggagawa dahil oras ng trabaho po ito. Kahit na sabihin natin, hindi nasunod yung manggagawa yung protocol sa safety measures sa mga pag-operate ng machine. Di po ba? Yan nga po. Alamin po natin po yun, Sir Robby, ano? Kaya nga, siguro, nandito naman tayo. Actually, I'm dispatching my inspector to conduct an accident investigation tungkol yan. Unang-una po, hindi kami naapisuhan. Siguro, dapat mapag-alaman po dahil ng lahat na within 24 hours po, pag may accident po, dapat mapag-alaman ng dole. Yan po ay matagal na, 2 months po. Kaya nga sa akin ay medyo alamin po namin yan, nakago sa amin. Okay. And depende po sa result ng investigation po namin, unang-una po, siyempre, kung ang investigation namin, magagamit yun ng auto na interview yun na ng Employees Compensation Commission na work-related yan and therefore they can be provided, the victim can be provided with some sort of assistance or benefit. Okay. But there could be other findings kung ano yung nabanggit nyo, therapy. Sakari man, dapat regular employee yan and therefore we have to order the company na irregularize na yan and maybe other findings na baka hindi tamang sahod or walang okay. protection. Correct. Then corresponding po, then po tayong karampatan gagawin para sa tuluyan. Okay. So sir, po ang, opo. Yes, opo. Okay. Sir, may natutunan ako sa inyo. So, ang patakaran po pala ngayon sa labor code natin, pag merong Hello. Isang manggagawa na accident sa oras ng trabaho, Dolly should be informed immediately. Tama? Sabi po, sir. Okay, sabi ko, yung may bago, may patakaran po pala diyan sa labor code natin ngayon na
kapag ang isang manggagawa na eksidente sa oras ng trabaho, dapat agad-agad yung dolly po na impormahan. Tama po bang pagkarinig ko na within 24 hours po ay dapat naabisuhan kami? Diyan po, ganun po dapat yun, di ba? Tama? Lalo na fatal ay yung accident niya. Ayun, okay. Ayan, no? Mga manggagawa, alam nyo na yung bagong impormasyon to, nalaman natin, kalapatan yan, na kailangan kapag kayo na-accidente, between 24 hours, agad-agad mag-report yung employer sa DOLE. Sige sir, dyan po sa DOLE, kami po idudulog po namin itong problema ng ating manggagawa at tutulungan nyo rin po siya dun sa ECC, ano po? Para magkatanggap siya ng additional compensation. Anyway, kung yun po, therapy, may meron po tayong gagawin patungkol dyan sa complaint na yan. Sana po matugunan natin ang nararapat na dapat natin gawin. Opo. Sir, maraming salamat po sa inyo. Nasaan yung papel? Maraming salamat din. Salamat. Opo. Okay, thank you po. Nasaan yung buong pangalan? Ba't nakalagay sa bulsa mo? Okay. Maraming salamat po. Yan po si Mr. Joel Gonzalez, Direktor ng DOLE Region 5. Hindi mo binubulsa. Okay? Hindi ka pa pwede maging floor director. Okay. Ganito kami rito. Walang script. Spontaneous po lahat na ginagawa namin dito. Ganun ang idol in action. Okay. Hello, sir. Sir Rodel. Oh. Good news. Mababayaran ka and I'll make sure dahil kami pong kasangga mo, ilalapit natin sa DOLE yan, makakatanggap ka ng mga benepisyo galing sa ECC. Alam ko, meron ka eh. Meron pang yung para panimula. Lalo na naputulan ka ng kamay. Plus, habulin natin to insure, itong company, yung insurance nila, na para may makuha ka rin perang, malaki-laki din, gawa nitong naputulan ka ng kamay. We will make sure all of that. Okay, sir? Huwag niyo po ibabaw ang telepono, sir. Kakausapin po kayo ng isa sa mga staff. Ingat po kayo palagi, sir, ha, Sir Rodel. At Mr. Marine. Wala na. Yes po. Hello? Mr. Marine, okay. Huwag niyo po ibabaw ang telepono. Kami po ang gagawin ng scheduling para mag-usap-usap po tayong lahat doon sa DOLE. Okay, sir? Meron po sana kasi akong question dito ni DOLE Chairman. Ah, sir, naka-off-air na po, sir. Sige, mag-usap kayo ni DOLE Chairman na Director. Off-air, sir. Huwag mo ibang telepono. Pag-usapin kayo ng staff, okay? Thank you, sir. Okay, sige, sir. Sige, thank you. Thank you. Okay.